few days ago before the wedding. Bumukas ang pinto at napatingin ako kay Adam, my elder brother. Mukha siyang naguguluhan at nag-aalala, habang ako naman ay mukhang naiinis. What the fuck, dude? Sinabi sa akin ni Carter ang nangyari kanina. Sabi niya sabay upo sa harap ko. Si Carter ay ang aking matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Makalipas ang ilang minuto nang makaalis si Leo, tinawagan ko si Carter at sinabi ko sa kanya ang lahat, dahil kung hindi, tuluyang masisira ang opisina ko sa galit ko. Like always, panalo ang idea ng father mo, sarkastikong sabi ko. Hindi naman talaga ako close sa father namin, at sa tuwing kausap ko lagi kong sinasabi yung father niya. Napabuntong hininga siya na nakasandal sa upuan niya. Akala ko lalayo ka na dito, parang ilang linggo na ang nakalipas, simula nang gawin mo ang trabaho nila. Nagsalita siya. Katulad ko, pinilit ni Dad si Adam na pakasalan ng isang babae na isa sa mga anak ng kaibigan niya. Ang kanyang pangalan ay Alicia, at siya ay isang bitch kay Adam. Nangalahati na ang bank account ng kapatid ko dahil sa pamimili nila. Carter found a few things on them, sabi ko na nakakuha ng atensyon niya. Ilang araw na lang pala ang kasal ng babae, at ang lalaki na papakasalan niya ay hindi mayaman kumpara sa akin, paliwanag ko. Kumunot ang kanyang kilay, kaya pinuntahan ka ng kapatid niya dahil sa pera. Nagkibit-balikat ako, I think so. Kilala ang tatay niya sa pagiging gahaman niya sa pera, hindi naman nakakapagtaka kung kagaya niya ang anak niya. Sa tingin mo gold digger siya, pagtatapos niya, at tumango ako. Walang ibang dahilan, bakit pupunta ang isang brother sa isang leader ng mafia, sasabihin sa kanya na pakasalan ang kanyang dear sister sa isang kontrata? Tanong ko. Tama ka, tumango siya, anong gagawin mo ngayon? I'll do the wedding, upang ipakita sa kanya na tinutupad ko ang aking mga salita. At saka hindi ko naman kailangan mag-commit sa isang contract wedding, it will be just a deal, sabi ko. Sa kabilang banda, si Leo. Few days before the wedding. Nakarating ako sa bahay at isinara ang pinto, nakahinga ako ng maluwag. Sinigurado kong walang sumusunod sa akin pauwi. How did it go? Lumingon ako at nakita ko ang aking lovely wife, si Karen, kasama ang aking beautiful baby girl, si Arya sa kanyang mga bisig. Napangiti ang mga labi ko, mas gumaan ang pakiramdam ko ngayong nakita ko sila. Naglakad ako papunta sa kanila, at hinila ang asawa ko sa aking mga bisig, bago hinalikan ang pisngi ng aking anak. I hope it works, bulong ko. Kumunot ang noo ni Karen, you should tell Katrina. Umiling ako, no, she's already upset about what's happening, if I tell her this news, magugulat siya. Kailangan niyang malaman, giit ni Karen. Ilang araw na ang nakalipas, nalaman ko na pinaplano ni Jason na pakasalan ang kapatid ko, para lang makuha ang kanyang million worth properties. Nagawa na niya ang mga papel at hindi sinasadyang na ipadala ito sa aming opisina. Iyon ay kung paano ko nalaman ang tungkol dito, at nang basahin ko ang property paper, nabanggit na ang rightful owner, Katrina, ay patay dahil sa isang di maipaliwanag na dahilan. Naisip ko iyon at nagsaliksik ako tungkol kay Jason. Alam kong ang pakikipag-usap sa aking mga magulang ay isang ganap na waste of time, dahil sila ang pumili ng fucker na ito para sa kanya. Nang gawin ang lahat ng research, nakuha ko ang file ni Sebastian Alvaro, at ang kontrata na pinirmahan niya kay Dad. Ito lang ang tanging paraan, para pigilan si Jason sa pagpatay sa kapatid ko. Ito ang tanging paraan para maprotektahan siya. Hindi ko sinasadyang takutin si Sebastian, I don't have the guts to do that. Alam ko ang kapangyarihan niya at ang kaya niyang gawin. Mahal ko ang pamilya ko, at ayokong may mangyaring masama sa kanila. I'll tell her a few days after the wedding. Hopefully Sebastian come to the rescue, napabuntong hininga ako. Kumaway si Arya at ngumiti ako sa kanya. Binuhat ko siya sa aking mga bisig, at binigyan siya ng mga halik. Ngumiti siya ng malawak na ipinakita ang kanyang pink na gum. Sa kabilang banda, si Sebastian. Wedding day in the car. Inihatid kami ni Carter sa bahay ko. Umupo ako sa harap dahil ayokong tumabi sa kanya. Sa halip, umupo si Adam sa tabi niya. Sinulyapan ko siya sa harap na salamin, at nakatingin siya sa labas, nalilito sa kanyang iniisip. Para sa lahat ng alam ko, maaaring gumagawa siya ng isang listahan ng mga bagay na bibilhin niya kapag nakuha niya ang aking credit card. Nakarating kami sa malaking gate, at tumango sa akin ang guard bago ito binuksan. Nang bumukas ito, nagmaneho si Carter sa harap na lugar at nagpark. Tinanggal ko ang seatbelt ko, pagbukas ng pinto. Sinulyapan ko siya at nakatayo siya malapit sa pintuan, mukhang gulat na gulat sa bahay ko.
Siyempre matutuwa siya. Ang harapan ng aking bahay ay medyo payak at mapurol tingnan ngunit sa likod, ito ay mas maganda at maluho. Ang harap ng bahay ay nagtatago ng lahat ng kagandahan ng likod, palaging nakakagulat na mga newcomers. I love this place sobra. Pumunta ako sa front porch at binuksan ang pinto. Sumama siya, tumingin sa paligid na natulala. Nanatili sina Adam at Carter malapit sa kotse dahil kailangan kong bumalik sa trabaho para sa mafia. I had to postpone a meeting for this wedding and I'm already 15 minutes late. I'm always on time. Thalia, malakas kong tawag. Si Thalia ang kasambahay ko at dito siya nakatira, sa guest house kasama ang asawa niyang si Alfred, na isa sa mga driver ko. Pareho silang nagtatrabaho para sa akin sa nakalipas na 6 na taon. Ako ay 20 taong gulang noong binili ko ang bahay na ito, at ngayon ay 26 na taong gulang na ako. Si Thalia ay nasa edad 40, habang si Alfred ay nasa edad 50. Naglakad si Thalia papunta sa amin, at tumingin kay Katrina na nanlalaki ang mga mata. We're married. Dito siya titira ngayon. Pagpapaalam ko kay Thalia, at tumango naman siya. Show her around and take care of her. Kailangan kong bumalik sa trabaho, sabi ko. Sa kabilang banda, si Katrina. Ang bahay na ito ay napakalaki at napakaganda. Pinilit kong itago ang gulat kong ekspresyon habang nakatingin sa paligid. Umalis si Sebastian ng bahay, habang ako ay nakatayo sa parehong lugar, awkwardly. Hi, I'm Thalia. Ako ang maid dito, nagpakilala siya. Kasing tangkad ko si Thalia, maikli ang dirty blonde na buhok, rosy cheeks, dark brown eyes, and she has really pale skin. Hi, I'm Katrina, the new bride. I awkwardly said the last part as I didn't know what else to say and she just smiled at me, not judging. Well, welcome home, you look pretty in your dress. Pinapurihan niya ako. Ito ang unang papuri na nakuha ko simula kaninang umaga. Thank you, sincere kong sabi. Naglakad siya sa likod ko, at isinara ang pinto bago muling lumingon sa akin. Wala pang dumating sa mga gamit mo, at duda ako na gusto mong manatili sa damit na ito, paano kung ipahiram ko sa iyo ang isa sa akin, at pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang paligid. Iminungkahi niya. Sige, tumango ako. Umupo ka o maglakad-lakad, babalik ako agad. Nakangiti siya habang tumatakbo patungo sa dulo ng silid patungo sa pintuan, na sa tingin ko ay humahantong sa labas. Sa likod siya nakatira. Napatingin ako sa bago kong paligid. Humakbang ako pasulong bago ako huminto. Ang sahig ay nagniningning na nagpapakita kung gaano ito kalinis, kaya itinaas ko ang harapan ng aking damit, at tinanggal ang aking heels, hinawakan ang mga ito sa kanilang mga tali. Naglakad ako papunta sa nakabukas na glass door sa likod ng couch, at nagulat ako nang makita ko ang setup ng pool niya. May isa pang set ng mga sopa sa labas, mga palm tree, fire pit area, patio area. Hindi ako naglakad palabas habang hinihintay ko si Thalia. Umupo ako sa couch na komportable. Narinig kong bumukas ang pinto. Bumalik na ako. Napatingin ako sa kanya, at naglakad siya papunta sa akin na may dalang pink na dress. Sa tingin ko babagay ito sa iyo, sabi niya habang inaabot sa akin ang damit. Salamat, sabi ko ulit. Halika, ipapakita ko sa iyo ang master bedroom. Sinundan ko siya hanggang sa hagdan na nasa gilid ng sala. Napahawak ako sa riles dahil natatakot akong tumapak sa harap ng dress ko at mahulog. Pagdating sa itaas, may isa pang sala sa gitna. Sa magkabilang gilid, may pinto na humahantong sa isang hallway. Lumingon siya sa right side at sinundan ko siya. Ang pasilyo na ito ay direktang humahantong sa isang pinto. Binuksan niya ito at pumasok sa loob. Master bedroom. Ang ganda, komento ko. Tumawa siya, Sebastian has a great choice. Naglakad siya papunta sa isa pang pinto malapit sa bintana, at binuksan niya ito. Ito ang banyo, pwede ka nang magpalit dito habang magpapagawa ako ng maiinom mo. Ano gusto mo, coffee, tea, milkshake, juice? Juice will be good, sagot ko at tumango naman siya. Paglabas niya ng kwarto, ibinaba ko ang damit sa kama, at ang heels ko malapit sa wooden sitting area. Naglakad ako malapit sa bintana, at bahagyang hinila ang kurtina sa gilid para tumingin sa labas. Ang tanawin ay ang front entrance. Binitawan ko ang kurtina bago tumingin sa paligid. May isa pang pinto na patungo sa closet. Ang kanyang closet ay nasa likod ng dingding ng kanyang kama. Pumasok ako at namangha ako sa dami ng suit niya. Nang matapos akong tumingin sa paligid, kinuha ko ang dress at nagpalit. Ang sarap sa pakiramdam na wala sa wedding dress. Dahil wala akong sapatos o sandals na maisuot, kailangan kong isuot ang aking heels. Kinuha ko ang wedding dress, at inilapag sa maliit na sopa.
Pagkatapos ay bumaba ako sa kusina kung saan naroon si Thalia. Tumayo ako sa may counter, at inabot niya sa akin ang isang baso ng juice. Fresh orange juice for you. Salamat, sumimsam ako at ang cold liquid ay naramdaman kong nakakapanibago. Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Naglakad siya sa harap ko, at sinundan ko siya. May dalawang guest room dito, na halos hindi namin ginagamit. Naglakad siya papunta sa huling kwarto, na mas malapit sa likod na pinto na ginamit niya kanina. Binuksan niya ito at tumabi para makita ko ang loob. It's a small library, wika niya habang nililibot ang paningin ko. Damn, mas makulay ang kwartong ito kaysa sa ibang mga kwarto. Sino ang kadalasang nagbabasa dito? Curious kong tanong. Walang sino man, ilang libro lang ang binabasa ko sa aking libreng oras sa aking guest house, ngunit hindi dito. Siguro, mas gagamitin mo itong kwarto kaysa sa amin. Sabi niya, kaya napatingin ako sa kanya. Siguro. Gusto mo bang makita ang guest house ko? Tanong niya, at tumango naman ako. Lumabas kami ng kwarto at binuksan niya ang pinto sa likod. Naglakad kami sa green grass, papunta sa isang guest house. Binuksan niya ang front door at pumasok sa loob. Alfred, may bisita tayo, malakas na sabi niya bago hinawakan ang kamay ko. Excited niya akong hinila papunta sa sala niya, at sabay pasok ni Alfred mula sa kwarto nila. Oh, sino itong magandang babae? Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. I'm Katrina, nice to meet you. Nagpakilala ako. Siya ang wife ni Sebastian. Dagdag ni Thalia na ikinalaki ng mata ni Alfred. At siya ang asawa kong si Alfred. Isa rin siya sa mga driver ni Sebastian, sabi sa akin ni Thalia. Oh, kasal na si Sebastian. Tanong ni Alfred na hindi makapaniwala kay Thalia. Oo, well welcome, ngumiti siya, at ngumiti rin ako pabalik. Mabait at magiliw ang dalawang ito. I feel less miserable and sad now, dahil alam kong may dalawang tao dito na makakausap ko. Nanatili kami sa guest house ng ilang minutong nag-uusap, bago kami naglakad pabalik sa main house. Nagluto si Thalia, at sabay kaming naghapunan. For some reason, nakaramdam ako ng pagod. Kaya makalipas ang isang oras, nasa kama na ako at handang matulog. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.